Mga kapuso, itinaas na ang red alert status sa probinsya ng Cagayan dahil sa bagyong Egay. Mula sa Cagayan, nakatutok doon live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? CJ, under signal number 1 na ang probinsya ng Cagayan. Kanya-kanyang paghahanda ng iba't ibang LGU sa posibleng epekto ni bagyong Egay. Kanya-kanyang lagay ng pabigat sa bubungan ng kanilang bahay ang mga residente sa Barangay Maura sa bayan ng Apari, Cagayan. Ito'y bilang paghahanda sa bagyong Egay. Si Mang Dominador, itinali na rin ang bubungan ng kanilang bahay, lalo't na sa tabing dagat sila. Kahit sa lakas ng mga pandito sa amin, ma'am. Sa mga bagyo, mga pandito sa hangin, alon. Sa bayan ng Santa Teresita, pangamba naman ang mga magsasaka na malubog ang kanilang pananim dahil sa ulang dala ng bagyong Egay. Pag malaki na yung tubig, eh di, wala naman, kawawa na yung mga tanim namin dito. Sa Santa Ana Port, nagsisidaungan na rin ng mga ferryboat, cargo at fishing vessel para umiwas sa masamang panahon. Simula kahapon, hindi na pinayagang lumaot ang mga ferryboat na biyahing kalayan Santa Ana. Inilikas na rin ang mga mangingisda sa mataas na lugar ang kanilang mga bangka. Nagpatupad na rin ang Philippine Coast Guard ng no sailing policy. Iyak-akyat namin po dito, ma'am, sa may tapat ng Coast Guard. Ipapaalam lang sa kanila. Pinagbabawalan na natin silang mangisda sa outside municipalities. Pwede na lang sila mangisda, dito na lang sila sa inside municipalities na lang, ma'am. Sa ngayon, itinaas na sa red alert status ang kahandaan sa probinsya ng Cagayan. Isinailalim na rin sa areas of immediate concern ng siyam na bayan, kabilang ang Baggao, Bugay, Gonzaga, Santa Ana, Santa Teresita, Apari, Peña Blanca, Gataran at Lalo. Pre-deployed yung mga personnel sinasat natin. As to food and non-food items naman, yung ating PSWGO, naka-ready naman doon sa food items natin, naka-preposition yan sa dalawang warehouses natin. Naka-deploy na rin ang mga rescue personnel mula sa Philippine Coast Guard at AFP sa mga bayan na nasa ilalim ng areas of concern. CJ, magdamag na maayos ang lagay ng panahon sa malaking bahagi ng Cagayan. Pero sa mga oras nga na ito ay nagbabadya na ang buhos ng ulan. Sa mga oras nito, CJ, sa ating kinaroroonan sa bayan ng Santa Ana, banayad pa yung alon o kalmado pa yung alon sa baybayin. Pero ayon sa PDRRMO, pupwede nang magpatupad o mag-implement ng preemptive evacuation yung mga LGUs na under doon sa areas of immediate concern. Kaninang umaga, CJ, around 6 a.m. Napansin na natin yung deployment ng mga QRT o yung mga quick response team from Task Force Lingkod Cagayan. Ganun din yung sa AFP at PNP na nagpupunta doon sa mga areas na posibleng direktang maapektuhan nga ni Bagyong Egay. Si Jay? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban, at ingat kayo dyan.